This video po, meron akong bottom bracket replacement. It's a Zito BB109. So yan, red yung color, Zito BB109. So meron kasi akong current is a Shimano BB52 on an XT crank. So meron lang akong replacement kasi meron na siyang clay. So para ma-check, first is i-unchain nyo po. Ayan, remove na yung chain. Mali. Ayan. So, meron siyang grinding sound. Parang may mga giniling na sand. So, yan. Since itong BB52 ko is more than 6 years na. So, time for replacement. So, wala pa siyang play. Pero I've heard na pwede tong ipalitan lang ng bearing. Pero currently, wala pa akong replacement ng bearing. So, ano. Yan. So, this is a Fourier series. Chainring, 32 teeth. Yan. So, may grind na siya. May. So, first is, itanggalin mo natin yung crank. So, para tanggalin yung XT Shimano Tior na crank, gumamit tayo ng hex tool. Tapos, ito para sa BB removal tool. Yan. Yan lang po yung dalawang tool na gagamitin natin. This is a 5mm hex, a bottom bracket tool. Tapos, bottom bracket replacement. Yan. So, yun, no? Grinding sound. My frame is still a BB58. So, first is... Yan. Punta tayo sa non-drive side. Tapos, merong two... Ano dyan? Yan po yung i-lock natin. Careful dito kasi... Unlock mo siya. Other side by other side para hindi malos thread. Yan. Kasi habang ina-unlock mo yung kabila, nagka-tighten yung kabila kasi symmetrical sila. So, dapat. Yan. So, natanggal na yung dalawang bolts. So, ito, hindi pa siya medyo dadiretsyong matatanggal kasi meron siyang safety mechanism. Ito. Yan. Yan po yung Shimano safety mechanism na kahit matanggal yung dalawang bolts, yung crank mo is hindi siya basta-basta matatanggal. Ay, di ko pala na pansin. May preload pala to. So, hanap ko ng tool para sa preload. So, ito yung sinasabi nating preload po. Itong plastic. So, since wala akong tool na kakasya niyan, gamit lang tayo ng any plastic na pwedeng mag-fit dyan. Okay, so one of the best tools na mag-fit ito is yung ano.
no tenía para maquita. One of the best tool na magkikita is yung ito. Tapos yan. So ito yung preload na plastic. One of the safety mechanism kay Shimano. So natanggal na siya after that. Yun lang yung tatanggalin. Tapos matatanggal na yung crank. This is a Shimano XT 75 mm. So, pakita ko lang sa inyo ano yung tinanggal natin. Ayan. So first is yung dalawang bolt, tatanggalin mo. Tapos yung preload spring. Tapos ito yung safety mechanism na hindi matatanggal yung crank po basta basta. Ayan. So next is pwede mo nang i-push yan doon sa kabila. Matatanggal na yan. Okay. Successful removal of the crank. So, inspection muna tayo. The removal of the crank. So, yan. Dito mo sa non-drive side. So, ito yung bearing. So, okay pa yung bearing sa non-drive side. Non-drive side kasi ano siya. Yung saan yung chainring mo, andun yung drive side. Yan. Dito tayo sa kabila. Oh, madumi. So smooth pa siya dito. Okay. Pero may dumi. Tanggalin na lang natin. So ano rin, take note rin na for na drive side meron for a BB68 meron kang dalawang spacer na plastic. So yan, kailangan po yan as recommended by Shimano. Yan sa kabila is isa dun sa non-drive side. Okay. So para tanggalin lang yung BB, kabila naman. Sa loob ng bike ko, let's see if malinis. Oh, medyo madumi. Yung titanium frame, walang kalawang, pero medyo madumi. Maraming dumi na yung ano. So, clean up ko muna to bago ko install yung bagong BB. Okay? So, clean up.
Okay, so what I usually do during cleanup is gamit ako ng WD-40. WD-40 is also a greaser and a degreaser. So dual function po siya. Spray ako dito. Tapos palulusutin ko yung trap po. Tapos turn. Minsan lang kasi itong magpalit ng BB. Kailangan mong linisin. And kailangan maging ano rin, sakto rin yung this is a titanium frame kaya walang talang mo. So yan na po, good as new. Good as new na po yung BB ko. Yan. Okay, madali lang linisin. So next is install na natin. By the way, yung spacer tinanggal ko dito sa mga old BB. Tapos spray ko ng WD-40. Yung old BB ko is linisin ko rin before storage, or kasi i-re-refresh ko rin yun in the future. So yan. So yung Zito, pansin nyo, Zito BB 109, so right, so ibig sabihin pag harap mo ng bike, right side siya. Ganda yung build ng Zito. Very comparable. Tapos transparent pa yung ano. Transparent pa yung ano niya dito sa gitna. So, meron din siya. May ganito siya. Cash na ba ito? Compatible yung Shimano sa kanan dito. So yan, yung pagkakaiba nila. So wait, kasi may extra spring to. So since meron naman siyang right R tapos Titan, so lagyan ko lang dalawang. Before that, gamit mo na tayo ng grease nyo rin yan. Kasi pag merong friction dyan, yan yung magkukos. Zero agad. Yung Shimano kasi may automatic na siya na grease na nilalagay doon.
Tapos ito rin, yung function niya is para ma-protect yung spindle mo na hindi ma-expose sa element. Ayan, nalalagyan ko rin siya ng grease. After that, install ko. Yan. Feel mo lang kung may nag-resistance, baka ma-lost thread yung frame. Ayan. Yan. Tight na. Sa kabila naman. Lang masyadong maraming grease. So left, so one spacer for left and type ko muna bago ko i okay, so after that, okay, after next condition untype nyo lang yung mga bottom bracket tool. Ako, feel ko lang na high-tide lang siya, na hindi yan. Okay, so good enough yan. Same on the drive side. Yan. Okay, so smooth. Tapos na na-install, so okay na yung bottom bracket natin, Zito BB109. Okay, so before installing, ibalik yung crank is I need to linis yung crank. Okay, so yung dirtiest part ng crank is yung spindle niya. So I do spindle spray para tanggal yung naduming grease. Ito yung secret weapon ko sa 1x siya, pero 2x yung walang shifter. Pero meron akong 26 tooth. Yan. Secret weapon. Okay. So after that, i-grease ko siya ulit. Prior installation. Okay. Dito sa mga friction part ko. Yan yung kumakain ng, kung mapapansin nyo sa non-drive side, yun yung mayroong bearing defective, kaya yung spindle ko is nags, parang ano siya dito, na-shine kasi hindi na maayos yung bearing niya. So yan, after that, pass.
pasok mo lang to. Yan, medyo challenge to. Wait lang guys. Or maling bearing, mali yung ano, hindi ko pala tinay, so possibly hindi. Yan, smooth ko na smooth criminal siya guys. So tingnan na dito. Yan, maayos na. So, make sure na walang gap. Yan. So, double checking kung same ba yung ano niya. Parang malaki yung ano ah. Malaki yung gap, so reduce ko ng spacer, so parang hindi siya sang-ayon yan. Okay, so siguro ito yung mga bagong design. So my bad, tanggalin ko ito ulit kasi mali yung spacer. Dapat one spacer lang yung gagamitin sa buong ito. Tapos 100 side walang spacer. Ito siguro yung mga bagong design. Okay, so here's the difference pala. Why did I conclude na yung spacer is baguhin? So since si Zito na BB-109 comparing sa Shimano is medyo makapal. Yan. So different is ano. So okay. Okay, totally installed. So yun, smooth na. Wala nang grinding sound. Smooth. So comparing sa build, maganda rin itong Zino silent. Okay, so lagay ko na lang yung chain ring, chain ko, tapos good to go. Afternoon pala pag install ko, pinalit ko na yung ano,